Bago na tayo kumugod. Na natin mula sa Manila Bulletin, magandang usapin to. Senators push for mandatory drug test for all government officials. Suportado po ng mga senador ang panukalang magsagawa ng mandatory drug test ang lahat ng mga inihalal na opisyal. Mismong si Senate President Soto ang nagsusulong nito na siya mismo ang nagpapa-drug test tuwing eleksyon. Isa sa mga provision dahil dito ang RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinasabi dito na dapat lahat ng mga kumakandidato ay dapat sumailalim sa drug test. Pero nung panahong yun, ito ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pero bagamat unconstitutional siya, no, dito sa specific provision na to, sumang-ayon naman sila Senator Escudero, Villanueva at Trillanes. Yung idea na to na sumailalim sa lahat ng drug test sa mga officials ay nagmula kay House Dangerous Drug Committee Chair Representative Robert Ace Barbers para siyempre yung mga benefits na makukuha natin dito. Number one, lahat ng mga matetest positive na opisyal ay dapat matanggal sa pwesto. At pangalawa, matutugunan nito ang isa sa mga isyo na dumidikit sa ibang opisyal na maaaring sila nga isangkot sa drug trade. So sa tingin ko naman, very basic lang eh. Diba, public office is a public trust. So dapat, from the very basic pa lang, dapat kayo mismo ang modelo ng lahat ng mga kababayan natin. Kung mag-negative kayo dyan sa drug test na yan, so it means something, dapat hindi talaga kayo role model sa yung mga sinasakupan. So I mean, instead of having drug test sa mga grade 4 student, why not start dun sa mga government officials? Diyan natin malalaman kung natatakot sila, di ba? Ano bang dapat mong katakutan kung wala ka naman din talagang tinatago? Kesa po, sabi nga nila, kesa guluhin natin yung mga grade 4 students, tulad na nabanggit ni Diane, habulin na lang natin at talagang maging mandatory drug test sa mga government officials, even dun sa mga drug lords. Habulin nila yun kesa yung mga batang nag-aaral yung gulugulo nila. Samantala, from the Philippine Star, damaged Otis Bridge closed to traffic. Kahapon nga po, 1 a.m. ay isinara ng DPWH ang Otis Bridge. Ito po ay ang closure ng 80-meter long Otis Bridge. Kung matatandaan natin, na-construct po ito year 1968. Tagal na. So napakatagal na talaga. Wala ba tayo doon? Ito po ay medyo may damages siya. So hindi kinaya kasi ang parallel bridge na Concordia Bridge ay ito po ay ginagawa ngayon. Located yan, malapit sa Philippine-Columbian Association. Nire-repair siya along Quirino Avenue, Metro Manila. Kung kaya, lahat po ng vehicles, even trucks, ay dumadaan sa old Otis Bridge. Kaya, nag-deteriorate yung bridge. Ito po ay actually, nakaschedule na to i-reconstruct. Pero dahil sa marami pong mga ongoing construction projects, and hindi nila ito na-push back yung paggawa o yung proyekto para sa Otis Bridge. Matatandaan, DPWH actually allocated year 2015, almost 37 million para po sa reconstruction nito, pero hindi nga natuloy dahil nga sa marami pang proyekto. Ngayon, nag-deteriorate yung bridge, isinara po ito. Ngayon po ay nakaschedule na rin po itong gawin. It would actually take siguro mga 9 months to 1 year para magawa itong bridge na to at madaanan ulit. So ngayon, we're asking the public sa inyo pong suporta at pag-iintindi, pasensya. Dahil I'm sure, dahil matatraffic din, magkakaroon kayo ng mga ibang rerouting dyan. So yan, so sana suporta natin. As of the moment, 40 more bridges po in Manila ang tinitingnan ng MMDA at minimonitor. Baka mamaya kailangan ng i-reconstruct or ayusin. Magandang ma-check na rin yung ibang bridge natin na baka medyo hindi na rin okay. So at least ma-check natin kung dapat na ba i-reconstruct ito. Ito naman muli sa Manila Bulletin, isang larawan ng isang pulis na kung saan kinuha ni isang bata. Kasi nga, tambay na gabi na eh. Ano oras na? Pero doon pa rin sila sa naglalaro actually sa computer shop. So ngayon, ang gagawin na, ang ginawa nila is they take the custody on the bata. And on the bata talaga. And ang kinabukasan ay ibinigay ito sa magulang. So medyo nag-usap lang naman. Which is ito'y naayon dun sa kapanya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ayon nga sa isang survey ng Social Weather Station, ang pinakauling survey ito, 1.5 million families ay nagiging biktima ng mga pangkaraniwang krimen. So imagine kung talagang pangangalagaan natin yung seguridad, kasi sabi ni PRRD kahapon sa kanyang talumpati sa Cagayan de Oro, sinabi niya na kalat na ang droga, kalat na ang lahat. So importanteng mapangalagaan ang seguridad ng mga kabataan. Pero let's be clear dito ha, ang sinabi ng Pangulo ay custody lang at ibabalik agad next day sa mga magulang para daw mas safe yung mga bata during the night. Okay. Siguro sa mga parents, siguraduhin na lang natin na kapag po 10 oras ng gabi, nasa loob na po ng bahay mga anak natin. Online news naman po tayo mula sa Philippine News Agency. Maganda pong balita, Japan extends 1.84 billion yen grant aid to Philippines. Pag kinonvert po natin itong 1.84
1.84 billion yen. That's roughly 892.69 million grant aid po ng bansang Japan sa ating po sa Pilipinas. Ito po ay bahagi ng suporta ng Japan International Cooperation Agency o JICA para po mas mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino at makapag-contribute po sa sustainable and inclusive development ng ating pong bayan. So, bulk of the aid will be for the improvement of flood forecasting and warning system para po sa Cagayan de Oro River Basin. At yung ilan naman pong bahagi ng grant aid na ito ay para po sa scholarship programs, para po sa mga young people working in government, para po mabigyan po sila ng study opportunities sa Japan at makapag-contribute naman po sa pag-unlad pa ng ating bansa. So thank you very much, Japan. Alam mo talagang napakaraming tulong ng bansang yan. Good news ito. Kasi even sa Marawi Rehabilitation, they gave us 2.0 billion grant aid. So talagang makikita natin na growing and improving ang cooperation and friendship between Philippines and Japan.